Bumuo na ng Quad Committee ang Kamara para sa Investigasyon ukol sa mga krimen na may kaugnayan sa Pogo. Isa naman sa mga inimbitahang humarap sa pag-usisa sa mga kaso ng extrajudicial killings si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iyan ang ulat ni Mela Lesmoras. Nanindigan ang liderato ng Kamara na walang halong politika ang kanilang imbestigasyon ukol sa mga krimen na iniuugnay sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa ngayon, pinaigting na ng mga mambabatas ang pagtutok sa issue. Isang quad committee na ang kanilang binuo para magsiyasat hindi lang sa POGO crimes kundi maging sa mga usapin ng iligal na droga at umano'y extrajudicial killings noong nagdaang administrasyon na sa kanilang palagay konektado sa isa't isa. Kabilang sa QuadCom, ang House Committee on Human Rights, Committee on Public Order and Safety, Committee on Dangerous Drugs at Committee on Public Accounts. Pangunahin naman nilang iimbitahan sa kanilang investigasyon sina dating Pangulong Rodrigo Duterte na siyang naglabas ng executive order noon patungkol sa POGO at naglunsad ng war on drugs. Gayon din si Senator Ronald De La Rosa na dati namang PNP chief. Naniniwala ako na yung investigasyon namin ito is actually a national security concern. Kaya sabi namin, magkakasundo-sundo na kami para maimbitahan ang dating Pangulo para sagutin niya lahat ng mga bagay na ito because this concerns our national security at siya lamang ang makakasagot nito. Hindi ito politika, hindi ito related sa political persecution. Ginagawa lang po namin ang trabaho namin nang sa ganun ay maiayos natin yung mga ahensya ng gobyerno at mga kawani ng gobyerno na tiwali, no? Pumapasok sa mga kalukuhan. Ikinasa ang pagsimula ng QuadCom Joint Investigation sa August 15. Bago ang pag-arangkada nito, nagdaos muna ng wrap-up hearing ang Committee on Public Order and Safety kasama ang Committee on Games and Amusements ukol sa nauna nilang investigasyon sa POGO. Muling humarap dito sina dating Presidential Spokesperson Harry Roque at PAGCOR Chairman Alejandro Tenco. Sa gitna naman ng total POGO ban, umusbong din dito sa Kamara ang ideya na revenue na lang sa isabong ang ipalit sa kitang mawawala mula sa POGO. Pero ang ilang kongresista agad itong kinontra. Ako naman, any form of gambling promotes corruption. Tama yung sinabi po ni Congressman Acop na social ill po ito. Even if any form of gambling could provide some resources to the government, it is still a social ill. We cannot deny that. Pagtitiyak ng mga kongresista bukod sa isyu ng POGO, patuloy rin ang pagtutok nila sa iba pang mahalagang usapin ngayon para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.